Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ng pagkakatawang tao ni Hesus Kristo, anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Hesus Kristo, aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pungbutihing Parish Administrator, Reverend Father Douglas Dibadong. Tumayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagintapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang ibig mo at lahat na nakaaakit sa paningin mo. Ngunit alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. Iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahanan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang lumilipas. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan bago numating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin. Bago ka lambungan ng makapal at madilim na ulap, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago magbungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago ka mawala ng pandinig na halos di mo marinig ang lugar ng gilingan, ang huni ng mga ibon at ang himig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo'y lilipat sa palagian nating tahanan at makikitang nagsilaw sa lansangan ang mga nananangis. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at magdudurog. Darating ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sinabi ng mga ngaral, walang kabuluhan. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman, tayo pong lahat. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang salibong mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Tugon? Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na parang mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalantat, bulaklak ay nalalagas.
Tugon? Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang sa panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Tugon? Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Kung umaga ipadamaya ang wagas mong pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoong namin Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawain. Tugon? Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko. Ipagkakanulo ang anak ng tao." Ngunit hindi nila ito naunawaan sapagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong balikan ang mga mensahe na ibinigay sa atin ni Jesus sa buong linggong ito. Noong Lunes, tayo po ay pinaalalahanan na nasabi ni Jesus, "Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ang ay aalisin pati ang inaakala niyang mga kanya." Yung sekreto po, no, na o yung pinakamahalaga lalo tigit pag tayo po ay nagsisimba ay yung pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi doon sa pari, hindi doon sa mga naglilingkod, pero nakasentro ang ating pagdiriwang sa salita ni Jesus. Noong Martes naman, no, ay pinaalalahanan tayo kung paano nga ba mas titibay ang relasyon ng isang pamilya. O para matawag tayo na pamilya. Dahil nung ang kwento, no, sabi nga habang nangangaral si Jesus, no, na sinasabi niya yung kahalagahan ng pakikinig, may nagsabi ng nasa labas ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid. Pero kinuha niya itong pagkakataon para sabihin sa mga nakikinig sa kanya na ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ay siya kong ina at mga kapatid. Eh, di ba sabi natin lagi, no, yung sentro ng ating pagsasama, sentro ng ating pamilya, dapat ang salita ng Diyos. Noong Miyerkules, sa pagdiriwang ng kapisahan ni San Mateo, ipinaalala sa atin na sabi ni Jesus, no, "Umayo kayo, unawain ninyo ng mabuti ito, habag ang ibig ko hindi hain." Habag. No? Kaya nga habang tayo po ay nagsisimba araw-araw, nakakapakinig ng salita ng Diyos, nawa mas nagiging mahabagin tayo, mas nagiging maunawain sa kahinaan ng ating kapwa. Nung Webes,
Sabi po din dito, no, napakinggan ni Herodes ang tungkol kay Jesus. So, narinig yung pangalang Jesus. Pero ito po, no, sabi, nagulo ang kanyang isip. Sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. Gusto rin niyang pinakikinggan si Juan Bautista. Pero pinapatay ni Herodes si Juan Bautista dahil sa pagtutuwid nito, no? Sa pagsasabi ng tama na mali ang makipagrelasyon, lalo tigit asawa ito ng kanyang kapatid. Kahapon, tinanong niya ang mga alagad, no? At ang sabi, sino raw ako ayon sa mga tao? So, may mga naririnig siya, di ba? May naririnig. So, ano ang sabi ng mga tao tungkol sa kanya? Sino siya? Kaya tinanong din niya ang kanyang mga alagad, ay kayo, sino ako para sa inyo? Kilala niyo na ba ako kahit papano? Ano ang masasabi ninyo sa akin? Dahil mahalaga po yun, no? Dahil anuman ang naririnig mo sa labas, anuman ang naririnig at sinasabi ng mga tao, eh, ngayon pa man, no? Maraming mapanghusga. Hindi ka pa lubos na kilala, hinusgahan ka na. Kaya importante din, no, kay Jesus, eh kayo, ano bang tingin niyo sa akin? Sino ba ako para sa inyo? Kaya ngayon, sabi ni Kristo, medyo malungkot ang ating ending sa linggong ito. No? Kasi sabi niya, tandaan ninyo ito, ipagkakanulo ang anak ng tao. Sa ibang gospel account, no, sabi nga, isa sa inyo magkakanulo sa akin. Ito yung isang pinakamalungkot, no, na karanasan ni Jesus o maging ang karanasan natin. Yung tayo po ay ilaglag. Yung bang kasakasama mo, matuturing na ginagawan mo naman ng tama, no, nakikisama ka, talagang tinutulungan mo sa abot ng makakaya, tapos ipagkakanulo ka. Masakit yun. At naranasan ni Jesus yan. Siya mismo, alam na nga niya, eh, di ba? Alam niya na kung sino. Eh, lahat ng mga alagad, tinanggap niya. Kahit na may mga naririnig siyang hindi magaganda, kahit na kini-question pa, bakit sila ang pinili mo? Bakit yung mga yan? Mga makasalanan yan. Pero binigyan niya ng pagkakataon, tinanggap niya. Pero sadyang mayroong naging mahina at ipagkakanulo ang anak ng tao. Kaya po, nawa, no? Pag-isipan natin ng mabuti ang ating mga ginagawa, sinasabi o binabalak pa lang. Di ba? Sabi po sa aklat ng mga ngaral, sige na, no? Parang alamin mo na ang lahat, no? Gawin mo na ang lahat ng gusto mo. Pero pakatandaan mo, magsusulit ka sa harap ng Diyos. Ipagsusulit mo ito. Ano man ang mga binitawan mong salita, ano man ang mga ginusto mo, sadyang malaya naman talaga, no? Malaya tayong gawin kung ano ang gusto mong gawin. Sa tingin mong mas ikaliligaya mo, gawin mo. Pero tandaan mo, ipagsusulit mo yan sa Diyos. Kaya yung paanyaya, no? Sana, sabi, alalahanin mong lagi, isaisip mong lagi ang Diyos. Mula pagmulat pa lang ng mata hanggang sa pagpikit ng mata, isipin mo lagi ang Diyos. Makailang beses rin ba nating itinatwa, ipinagkanulo, ipinagpalit si Jesus? Sabi po dito, no? Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago humina ang iyong katawan, bago manlabo ang iyong mata, bago maubos ang iyong ngipin, bago manlambot ang inyong tuhod, bago pumuti lahat ng buhok mo, alalahanin mo si Jesus.
Kaya sana po, no? Bagamat malungkot ang tagpo natin ngayon, pero ito po ay patuloy na nagbibigay sa atin ng paalala na huwag na nating gawin ang nangyaring ito noon, kaya't lagi natin isaisip na lagi nating alalahanin ang ginawa ng Diyos para sa atin. Amen. Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayan ng taimtim, tayong manalangin ang ating pong itutugon sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad. Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng Mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi, at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Archdiocese ng Maynila at ng Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunganawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santissimo Sacramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya tatatangin naming hiling, nalingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumauna. Patawarin ang kanilang kasalanan at gantampalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mapubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya't itinataas namin sa iyo mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idulog din natin ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online at ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ama, buong kapakumbabaan naming itinataas sa iyo ang aming mga pangangailangan, kalakip ang panalangin ng Mahal na Birhen ng Soledad. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
Paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdahan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, inasalamatan ka niya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, lumuhod ng lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Babasbasan natin ngayon ang inyong mga belo. Pakidala po sa harapan. O Panginoong Diyos, basbasan mo ang mga belong ito sa karangalan ng Mahal na Birhen. Naway maging daan at alulod ang mga ito ng iyong biyaya. Ang iyong lingkod sa iyo at tutulong sa kanyang kapwa. Bilang alaala ng iyong mahal na Birhen, sa iyo ikinararangal at ikabubuti ng iyong mga lingkod, paunlakan ang kanilang kahilingan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, aming Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon.
Mood po ang lahat. Purihin natin ang Amang nasa langit, pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin natin si Jesucristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman, pag-aalay ng sarili. O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin, gawain at hirap sa araw na ito, kasama ng mga merito ni Jesucristo para sa higit mong kaluwalhatian at sa katuparan ng iyong kalooban. Iniaalay rin namin ang mga ito bilang parangal kay Maria, ang mahal na birhen ng soledad, kay San Jose, sa aming anghel na tagatanod at sa lahat ng aming mga patron. Iniaalay namin ang mga ito para sa kapatawaran at kabayaran ng aming mga kasalanan, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa mga namatay, para sa pananatili sa kabutihan ng mga matuwid, para sa mga layunin ng Santo Papa, at upang makamit ang mga indulhensya na makakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Iniaalay namin ang mga ito para sa sarili naming kapakinabangang espiritual at ng aming mga kapatid, at para sa lahat ng taong dapat naming ipagdasal, at iniaalay rin namin ang mga panalangin, gawain at hirap na ito, bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa sa pamamagitan ng mga merito ni Jesucristong anak mo. Amen. Tumayong lahat. Oh.
Panalangin sa mahal na Birhen ng Soledad. Aba, banal na ina ng Diyos, ang aming buhay ay lugmok sa kasalanan at kawalang ligaya. Sa pamamagitan mo ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan sapagkat tinanggap mo sa iyong sinapupunan ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi, makapangyarihang Ama, batid ko ang walang katulad na lumbay at pagtitiis na tumagos sa masintahing puso ng lubhang namimighating ina sa loob ng 3 araw ng kanyang pangungulila sa iyong ginigiliw na si Jesus upang ako ay matutong maghinagpis dahil sa aking mga kasalanan na naging sanhi ng pagkawalay ko sa inyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat at bawat kamalian ko at mamatamisin kong malagutan ng hininga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay ipinangangako ang pagbabagong buhay at hindi na ako magkakasalang muli sa tulong ng inyong mahal na anak na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtiis at namatay sa kanyang pagkapako sa krus. Amen. Panalangin sa araw-araw. O maluwalhating Birhen ng Soledad, mula sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus bilang aming ina. Dumudulog po kami sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong mahal na anak. Nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal, nasamahan ako sa debosyong ito, kaakibat ng pag-aalay at pangako
na mamahalin ka ng buong puso. Naway tulungan mo kami, lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Soledad, nagsusumamo kami, ilapit mo kami sa iyong mahal na anak upang kami maging marapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat, katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal naming Maria, sa pagtulad namin sa Ama na nagbigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak, gayon din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay iyong iyo sa lahat ng yugto ng aming buhay. O pinakamamahal naming Jesus, sa pamamagitan ng iyong mahal na ina, siya nawa. Panalangin ng pagsusumamo. Mahal naming ina, sa pamamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala sa kasalan sa Kana, na kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Bagamat sinasabi niyang hindi pa dumarating ang kanyang oras, lahat ng ito, dahil sa masidhing pagmamahal niya'y tumalima siya sa iyo. Naway katulad ng mga utusan, marinig mo na naming lahat ang tinig mong nagsasabing, gawin ninyo ang anumang ipinag-uutos niya sa inyo. Mahal naming ina, nangangailangan din kami ng himala mula sa iyong anak. Ipamagitan mo kami sa kanya upang ikaw ang manalangin para sa aming kapakanan. Birhen ng Soledad, kung ito'y sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala naming iniaalay ang aming sarili sa iyong makainang pagkalinga at lubos na umaasa na kami ay iyong tutulungan. Amen. Tumayo pong muli. Lumungod ang lahat. Pangwakas na panalangin, naninikluhod ako sa iyong paanan, umahal na ina ng Diyos, bagamat sa wimpalad na makasalanan, nagpapakumbaba kami na puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga hibik nito para sa huling sandali ng aking buhay. Birhen ng Soledad, gusto kong hingin ang makaina mong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako sa mga nalalabing sandali ng aking buhay
kung saan ipapain ng iyong kalaban ang lahat ng panunukso upang mawalan ako ng pag-asa sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Gawin mo ang lahat, mahal na ina, upang wag akong mawalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilik. Sa iyo ko ipinagkakaloob ang aking kaluluwa, o mahal na ina, birhen ng mga birhen, upang sa nalalabing 3 oras ng aking buhay, dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso, upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon na ating tagapagligtas, katulad ng ginawa mo noong nasa paanan ka ng anak mong napako at nakabayubay sa puno ng kaligtasan. O Maria, kausapin mo ang sinisinta mong anak na si Jesus. Ialay mo ang puso't kaluluwa ko sa Kanya. Sa kabila ng aking karupukan at mga kapintasan, sapat na ang salitang iyon upang igawad ni Jesus ang Kanyang pagpapala, upang ganap kong masilayan ang Kanyang banal na mukha, ang kaligayahan ng abakong puso. Alam kong hindi mo ako bibiguin, aking ina, at hindi mawawalang saysay ang hibik kong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mong ito patungo kay Jesus, ang ganap at tiyak na kaligtasan. Amen. Panalangin para sa mga ina at kababaihan. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay inihabilin mo si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, "Babae, hayan ang iyong anak. Anak, hayan ang iyong ina." Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo, at sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit. Sa kanyang makainang pagmamahal sa iyo, O Jesus, naging kaisa mo siya sa pagpapakasakit sa krus, kung kaya't sa ngalan ni Maria ay isinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan at ina ng tahanan na nagsisikap na tularan si Maria. Birhen ng Soledad, ipabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal at ang hindi pagsuko sa buhay, kahit pa ito ay puno ng pagtitiis. Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman. Ang lahat ng aming mga panalangin ay itinataas namin sa Ama sa pamamagitan mo, O aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Siya nawa. Oh,
Deus in nobis sub sacramentum mirabili, passionis tui memoriam ridi Christi, tribueque sumus, itanus corporis et sanguinis tui, sacra mysterium venerare, ut redemptionis tui fructum, in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Do you?
Promises of Christ. Let us pray. Almighty and everlasting God, by the cooperation of the Holy Spirit, you prepare the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother, to become the worthy habitation of your Son. Grant that by her gracious intercession, in whose commemoration we rejoice, we may be delivered from the present evils and from everlasting death. To the same Christ, our Lord. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Dahil sa